paano natalo ng milyones na dolyares si Marcos Maidana sa isang bagitong Pinoy na bagong kampiyon ng Flyweight Division. Isang bagitong Pilipino boxer ang may pinakamainit na pangalan ngayon sa mundo ng boxing. 17 anyos lamang ang ating bida nang pasukuin niya ang pinakamagaling na boxer noon sa bansang China sa pinakaunang round ng laban nila. At ang pinakamalakas at pinakamaangas na boksingero noon sa Cebu ay nawasak talaga ng gusto. Round 1 lang ang itinagal sa ating pambato. At ang pinakamatindi sa lahat ang undefeated boxer sa bansang Argentina na bata ni Maidana ay round 2 lang ang itinagal sa ating bida. Dahil dito, natalo talaga ng milyones na dolyares si Marcos Maidana. Nakuha niya rin ang record ng pinakamabilis na knockout win sa loob ng 10 segundo nang patulugin niya ang pinakamaangas na tayo na boksingero sa pinakaunang suntok na pinakawalan ng ating pambato. Ang batang si Mel Balinton Pajardo o mas kilala bilang Mel Pajardo ay ang tinaguri ang The Silent Assassin ng Philippine Boxing. Nagmula siya sa San Francisco, Agusan del Sur at katulad ng alamat na si Gabriel Elorde, hindi rin pantay ang mga braso at kamay at kamao ni Mel Pajardo. Mas malaki at mas mahaba ang kaliwang braso at kamay nito kaya naman mas malakas pa sa maso ang kamao ng ating boksingero. Araw ng Martes, August 15, taong 2023, sa Hopes Dom Lapu-Lapu City, Isla ng Cebu. Makakalaban ni Mel Pajardo, ang pinakamaangas na boksingero ng Cebu. Ang batang si Jean Paul Gabunilas ay may pambihirang lakas, kaya naman isa siya sa pambato ng Pilipinas. Paglalabanan ng dalawang Pinoy na ito, ang Oriental and Pacific Boxing Federation title sa Light Flyweight Division. Inakala ng mga tao na may pag-asa ang tinaguriang angas ng Cebu pero kinawawa lang ito ng ating pambato. Gabonillas. Wow! Wow! What a punch there! The power! Referee, what's the final call? The referee are calling it a knockdown. That is a second knockdown here on the first round. Angas ng Cebu. Another knockdown here. And that's it. Miel Fajardo. Down. Miel, timing. Timing. Miel, jump, jump. Dahil sa panalong ito, naging instant celebrity talaga ang tingin ng mga Pinoy kay Mel Pajardo. Siya na daw ang papalit kay Manny Pacquiao at Cuadro Alas, General Casimero. Siya na yata ang pinakamagaling na boksingero sa Pilipinas. Lumalaban sa flyweight division pero pang welterweight ang lakas. Kaya naman noong araw ng Miyerkules, December 28, taong 2022, sa Space Plus Arena, Bangkok, Thailand, gumawa ng kasaysayan ang ating kababayan. Sa maniwala kayo o hindi, ang nakalaban dito ni Mel Pajardo na isang Thai na boksingero ay tumagal lang ng 10 segundo. Ang pinakaunang pinakawalang suntok ni kabayan ay ang siyang brutal na tumapos sa kanyang kalaban na itala ang pinakamabilis na knockout win sa kasaysayan.
araw ng Sabado, March 26 taong 2022 sa Tennis Stadium, Dubai, United Arab Emirates, naganap ang isa sa pinakamalaking laban ni Mel Pajardo kung saan siya ay underdog talaga ng gusto. Ang kanya makakalaban, isang undefeated boxer ng bansang Argentina na bata ni Marcos Maidana, at milyong dolyares ang pusta ng tinaguriang El Chino sa kanyang paboritong alaga dahil kasama pa talaga siya na tumungtong sa ibabaw ng lona. Si Agustin Mauro Gauto ay may 17 panalo, 11 sa pamamagitan ng KO at malinis na wala pang talo. Kaya naman siya ang idolo ng mga tao. Crowd favorite ang pambato ng Argentina habang minaliit at binubo ang ating bida. Naghihiyawan talaga ang mga tao sa pambato ng Argentina dahil kasama niya pala si Marcos Maidana na umakyat sa ibabaw ng lona habang time-team na nagdasal ang ating bida dahil ito ay isa sa pinakamalaking laban niya. Si Erickson Asilio lang ang tanging kasama ng ating pambato at binubu pa siya ng mga tao habang isang barangay ang kasama ng kalaban ng ating boksingero. Pero round number 2 lang ang itatagal nito sa ating pambato. Round number 1, madalas kaliwang kamaulang ang pinapakawala ni Kabayan. Halatang siya ay may iniindang pinsala sa kanyang kanan sa gitna ng laban. Pero hindi ito naging hadlang para maging dominante si Kabayan. He always went to the belly. Yeah, yeah, nice jab. Good shot there. Yeah, the left hook there, didn't he, as well, with the second attack. I think he might feel he's hurt him with one of those body shots, because he's really getting on him here for Harvey with one of those body shots. Yeah, I do, yes, particularly the second one for me. He's just gone into a shallow bit, hasn't he? It's a final minute of round one. Sharp left hand over here, but hard there, left overcoat, left hook. A nod of the head there from Gauto, yeah. They both land at the same time. He's having a good opening round here for the Vivo fighter. This is already turning into a good fight. Bagsak ang kalaban sa malabombang kamao ng ating kababayan, pero na-save by the bell pa dito ang Argentinian. Just before that, there was a left approval, and then he did it again, and Gauto was just put straight down. No time left in the round, which is just as well. Sa round number 2, dito natatapusin ang ating bida, ang pambato ng Argentina. Matatalo si Maidana ng milyong dolyares sa kanyang paboritong alaga dahil winasak talaga ito ng sobra ng bagito nating bida. Just got to get on top of him. He just needs to stay low for Hardo and then come in with that left hook. Oh, good fight back over Gauto. Oh, good left hook. Gauto hit by left hand, but he's trading here, which could be a problem. Good upper body movement from him. He shifts another left hand. Oof. Big left hand again there. He touches down with the glove. It was a knockdown. The referee didn't give it a second. Left lean, hit clean, because he's wide open at times. What's the referee doing? Well, the referee's giving him extra time there. He missed the knockdown. There was a touchdown with the glove, which he missed. And then he was put down. Pajardo just looking for that left hook. Every single time he can throw it, he is throwing it. Dipping low at the waist there. Touches down with the glove again, and the referee doesn't see it. That's another knockdown. This Pajardo remaining in round 2. Oh, good shot. Oh. The big left hand, and he's taken those two somehow. He's thrown back himself. He goes down to his knees. More an exhaustion than anything else. But the referee, this is a critical stage of his career, of course. He's 17-0. But I think he's done here, and it's only a matter of time, isn't it? Big left hand again there. The referee jumps in, and that's a good... Si Mel Pajardo ay isa sa pinakasikat ngayon na boksingero na balang araw ay magiging world champion din natin ito, kapalit ni Manny Pacquiao at Cuadro Alas Janrel Casimero. Ang mga minamaliit at ibinababa ng tao ay tinataas ng ating Diyos na dakila basta samahan mo ng pagsusumikap at pagtsatsaga. Amen.